Kailan nga ba nagiging mali ang tama? Ang akala natin solusyon, problema rin pala. Halimbawa na lang, mga gadget na sobrang tinututukan ngayon ng mga bata. Mali rin daw po ito at masama sa kanilang kalusugan. Wala ng attack! Wala ng attack! Sa videong ito, makikitang iyak ng iyak ang nooy isang taong gulang na si Baby Jerry. Hindi niya tunay na pangalan. Wala ng attack. Ayaw kasi itong payagan ng kanyang ina na maglaro sa tablet. Pero dahil hindi tumatahan ang bata, ang ina niya, na itago natin sa pangalang Joy, wala ring nagawa kundi ibigay ang hilig ng kanyang anak. Attack! Kawawa! Ayun, attack tayo! Pagpasok pa lang ng aming team sa bahay ng mag-inang Jerry at Joy, nadatnan namin si Baby Jerry na naglalaro sa laptop. Gusto mo to? Ano tayo ng car? Ito may aming car, Sisimula na sana naming interviewin si Joy. Nung si Baby Jerry, pila may hinihingi pa. Laro? Laro nga tayo? Aray, bud! Dali na, huwag na laro na. Sige, parang hindi patayin ni ate yung computer. Kung di bigay sa kanya, magagalit siya. Siyempre yung ibang napapanood, yung may sipa-sipa, yung suntok-suntok na, parang magagaya niya ata. Nagagalit siya ganun. Agresibo minsan. 2.5 years old na ngayon si Baby Jerry. Pangalawang anak at bunso sa pamilya. Kwento ni Joy, 8 buwan pa lang daw ang kanyang anak. Pinapanood na nila ito ng mga palabas sa internet. Katulad ng karamihan sa henerasyon ng mga bata ngayon, kusa raw natutong maglaro sa tablet, laptop o smartphone si Baby Jerry. Sa isang araw, tinatayang 10 oras na kababad sa gadgets si Baby. Almusal kami. Maya-maya niya na sa ano na siya, inoon niya na yung laptop para makapanood ng mga palabas na minsan cartoons, pero minsan naglalaro din siya ng mga games. Housewife si Joy. Solo niyang tinatangan ang mga gawaing bahay. Magkasabay na binabantayan ang kanilang sari-sari store at maliit na computer shop. Buong araw na may gawain ka sa loob ng bahay, plus pang may tindahan, kulang yung oras mo para maglinis o magluto para sa may mga darating na anak na pananghilian o asawa, kailangan mo sikasuhin. Pero matapos ang mga gawain, ibibigay na lang ni Joy ang kanyang smartphone kay Baby Jerry. O hindi kaya, paglalaruin ito sa laptop, lalo na tuwing nag-aalboroto. Pero ayon sa neurologist na si Dr. Alejandro Diaz, kung hindi mababantayan ang tamang paggamit ng gadgets ng mga bata, maaari silang magkaroon ng tinatawag na digital addiction. Ang brain ng bata pa, say mga teenage, hindi pa yan ganun ka-mature. So when they start these things na paulit-ulit, if not properly regulated, madali silang mag-develop ng addiction because of the feel-good niya. Kailangan, nagkakaroon ng compulsion, ulit-ulit. Pwedeng araw tawagin na electronic heroin dahil para rin itong droga na nagpapataas ng level ng dopamine o yung kemikal na nagbibigay ng kasiyahan o pleasure sa ating utak. Diba, pag nag-game sila, ganun, may excitement eh. When that happens, there's a boost of dopamine. It's very the same as drug addiction, yung mga morphine addiction, cocaine addiction. Hinahanap nila yung high. Unknowingly, ganun din sa tech addiction. Sa kaso naman ng mag-inang Maria at ang kanyang 4 na taong gulang na anak na si Makoy, hindi rin nila tunay na mga pangalan, ang labis na paggamit ng gadgets, nakahadlang daw sa development ng bata. Pagka may mga bagay siya na hindi niya makuha, iiyak siya or may pagkain siya na gustong hingiin, kukunin yung kamay mo, aabot sa'yo. Ganun lang yung mga sasabihin niya sa'yo. 2 words, pero hindi pa rin po sentence. Kunwari, nagkasugat siya, who did this to you? Parang dapat magkukwento siya or dapat, mommy, inaway ako ng ganito. Walang ganun eh.
Panganay sa dalawang anak si McCoy. 2 taong gulang pa lang daw ito nung nagsimulang ma-expose sa internet. Noon daw, mula paggising hanggang pagtulog, nakababad ito sa tablet o smartphone. Sana rin naka-discover dahil ang ngayon kasi mga gadgets ngayon, user-friendly na eh. Kalaunan, napansin daw ni Maria na bagamat 3 taon na ang kanyang anak, hindi pa rin ito masyadong makapagsalita. What is this? What is this? Car. Malaki yung regret ko nung dahil sa mga gadgets niya. Kasi syempre, hindi siya magkakaroon ng communication disorder. Yung doctor na rin yung mismo nagsabi sa akin. Malaking factor po yung pagiging exposed ng bata sa mga gadget. Matapos ipa-check up si McCoy, nagpasya si Maria at ang kanyang mister na isailalim sa occupational therapy ang bata. Aabot sa mahigit 700 piso kada session ang ginagastos nila sa pagpapa-therapy. Masakit siya kasi dapat nakapagsalita na. Dapat may mommy na siya, may daddy na siya. Kaya masakit para sa akin. Hindi ako natawag na mommy agad. Ang ini-improve natin yung attention skills niya, yung concentration, yung impulse control niya, yung mga activities for daily living niya. Ini-establish natin yung mga routines niya. Generally, behavior, yung tinatarget talaga ni occupational therapy. From the time they started to enroll, meron ng change agad sa kanyang. Pero ayon kay Dr. Selly Magpantay, kung nagagabayan naman ang magulang sa tamang paggamit ng gadgets ang kanilang mga anak, maaari pa rin daw itong makatulong sa development ng bata. 1 hour to 2 hours, pero hindi yung dire-diretso, they can break in. Tapos yung reward and punishment is available, like a typical discipline. Kung yung bata, maganda yung performance niya sa school, or he's very good at home, you can give him an extra time to play with proper guidance. Ang 2 taong gulang na anak ni Mommy Merlin na si Kurt, hindi pa rin nakakapagsalita, pero natuto na rin gumamit ng smartphone. Nakakatulong din po kasi sa kanya yun para sa murang edad niya. Matututo din po kasi siya sa mga nursery rhymes na pinapanood niya, like yung mga ABCD. Doon po kasi siya mas natutoy. Dahil daw dito, marunong na ngayong mag-Ingles si Kurt. Pamilyar sa mga letra at numero. Tinatayang 6 na oras sa isang araw daw kung gumamit ng smartphone si Kurt. Sinusubukan daw ni Merlin na balansehin ito sa pamagitan ng pagkakaroon ng mga gawain na hindi nangangailangan ng gadget. Pagka po nakikita kong pagod na rin yung mata niya, ini-stop ko na rin po siya. Saka ko po siya aliwin mag-play sa taas ng mga balls niya. Samantala, balik tayo kay Joy at kay Baby Jerry. Sinamahan namin silang mag-ina sa isang developmental pediatrician. Yung mataas na mataas, ha? Ganyan. Gawa ka ng ganyan, ha? O, 2 na lang. Medyo tinitingnan ko kanina yung mga words na nasasabi niya during this particular evaluation. Medyo konti yung naririnig ko, yung na-identify niya. Walang interaction eh. Mukhang puro nga gadgets lang siya. Possible yun sa isang dahilan, but not necessarily dahil yun doon. Kasi parang feeling ko nahihiya siya eh. Pero pag sa bahay po kasi nadaldal naman po siya. Pag-uwi sa bahay, video, tatago na lang yung mga cellphone. Dapat gumawa ng parang ang tawag diet plan na in terms of use of social media, in terms of use of gadgets and internet. For example, itong batang to, ilang oras lang pwedeng gumamit ng internet. Possibly sana merong adult supervision. Pagbigay kayo ng panahon sa inyong mga anak, hindi naman kailangan mahabang-mahabang panahon. Yung quality time, importante yung prevention talaga. Bata, matanda, pare-pareho ngayong sumasabay sa agos ng pagbabago at teknolohiya. Lalo't ang tila nagpapaandar na ng ating mundo ngayon, gadgets. Pero katulad din ng ibang bagay, anumang sobra, masama ang kailangan, disiplina at moderasyon.